Hindi kami papayag na gawin niyo to sa amin! Nasa na ustisya! Harapin niyo kami dito ngayon! Mananagutan niyo! Ano kami pakinggan? Hindi kami papayag na gawin niyo to sa amin! Shhh. Okay, okay. Nandito ako para makipag-usap. Shhh. Mga kaibigan, sandali lang. Nandito ako para makinig sa inyo. Teka, sino ka ba para makinig ka sa amin? May kapangyarihan ka ba para makatulong? Anong pangalan mo? Ako si Kemal Soydere, ang Turkish director ng fossil fuel plant. Kemal Soydere? Kemal Soydere? Sinasabi ko sa inyo, siya ang may kasalanan nito. Siya ang punot-dulo ng lahat! Oo, babayin ka si Kemal! Huminahon muna kayo! Sandali lang! Sandali! Ano ba nangyayari, Mr. Kemal? Bakit nagkakagulo sa labas? Magpapanggap ka ba na wala kang alam, ha, Mr. Galit? Of course I know. Pero hindi ko maintindihan yung paano nangyari yun. Gusto ko lang itanong ito sa'yo. Walang pwedeng magsimula ng project nang walang approval galing sa Environmental Assessment Committee. Alam mo rin yun. Hindi mo bubuksan ang mga makina hanggat walang permit mula sa community. Kaya paano nangyari ito? Pero kung tingnan mo ko, parang ngayon mo lang naninig ang mga to. Muntik ko nang isipin wala kang kinalaman sa insidente ito. Believe me when I say, wala akong kinalaman sa insidente ito. Hindi ako nagsimula ng project na ito. At hindi rin ako ang nag-umpisa ng project na ito. Ipatawag mo ang anak mo para ipaliwanag niya ang mga nangyayari sa labas. My uncle, nasa Istanbul siya ngayon. Mahal mo ang uncle mo, tama? Nagliwanag ang mukha mo. I couldn't make you smile that way during dinner. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Mahal na mahal ko siya. At si Kemal? Mahal niya rin ang uncle mo. And I'm quite sure that Mr. Haki likes him a lot too. My uncle Kemal and I are like family in Zonguldak. He loves him like a son. Family. Mahalaga sila. Mahalaga sa buhay at sa pag-ibig. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko ay kailangan mahalin ka rin ng family niya para mapasayo siya. Endless Love, weeknights at 8:30. Only here on ETC.